good news po. Finally, meron na tayong unang gamutan para sa COVID-19. Okay? Tunay po to, hindi to fake news. Hindi ako maglalabas ng fake news. So, iniintay natin talaga yung magandang scientific trial sa buong mundo at lumabas na resulta ng remdesivir COVID-19 treatment. Maraming tinetest, pero yung ito yung una nag-positive. Ginawa to ng US National Institutes of Health. Sila naggawa ng study. 22 countries, 1,000 plus pasyente. Nakita nila, yung mga nabigyan ng remdesivir, itong antiviral na gamot, 11 days lang magaling na. Pero yung hindi nabigyan, yung mga placebo, parang tubig lang yan eh. Para lang i-check kung mas maganda ba to kaysa sa wala. Pag placebo, pag walang binigay na gamot, yung mga ibang gamot lang binibigay, 15 days ang recovery. Ibig sabihin, 4 days better. 4 days wala sa ventilator. 4 days maaga nakakalabas sa ospital. So, maganda po. At basis, ito po para sa mga doctors, maganda yung p-value niya sa mga epidemiologists. 0.001. Ibig sabihin, proven siya. Ang kailangan na p-value namin, lagi namin tinitingnan yan, 0.05. Basta naka 0.05 ka, statistically, panalo yung gamot mo. Hindi to chamba, hindi to hula, tunay. Ito, 0.001. Ibig sabihin, very proven siya. Pagdating naman sa mortality rate, hindi naman to ang primary endpoint, nakita nila, pag remdesivir, mas hindi rin namamatay. 8%. Kumpara sa placebo, 11.6% ang namamatay. Pero nung chinek nila statistically, 0.059. Kulang lang konti. 0.05, sumobra lang siya ng konti. Pero yung trend papunta sa less ang namamatay sa remdesivir. Okay? Siguro kung mas malaki yung study, mas matagal pa. So ito po, nireport na ng US, yung expert nila, head ng NIH nila, si Dr. Fauci. Sabi niya, significant new finding at clear cut may benepisyo na itong remdesivir. Magiging standard of care na to. Ibig sabihin, basta pasyenteng may COVID, severe COVID na nasa ospital, kailangan mo bigyan ng remdesivir. Kung doktor ka, kailangan mo bigyan. Kasi pag hindi mo binigyan, bawal na. Kasi na-prove na ng malaking trial na walang daya, walang bias, na mas nakakagaling. Sasabihin ng iba, Doc, 31% better lang, konti lang better. Kahit konti lang better, o pwede na yan. Kasi umpisa pa lang. Sabi nga ni Dr. Fauci, parang yung nangyari sa HIV. Eh. Kasama din siya doon sa nag-test ng gamot sa HIV. Dati pag HIV AIDS, death sentence, walang gamot. Sinubukan nila yung AZT na gamot. Medyo gumanda, parang ganito. Tapos nung unang gamot sa HIV, AZT, dinagdagan pa ng pangalawang gamot, pangatlong gamot, paganda na paganda. So ngayon, meron na tayo unang bala, unang pamatay sa COVID, 31% better, meron pa tayo hahabulin na ibang percent na mas mabilis gumaling, magdadagdag pa ng mga ibang gamot ngayon. So sa mga susunod na trials, hindi na pwede placebo yung kalaban. Ibig sabihin, kailangan, basta COVID, bibigyan mo na remdesivir, dagdagan mo pa ng ibang gamot. Second drug, third drug, ilalaban mo sa remdesivir alone. Okay? Nireport na ni Dr. Fauci sa Amerika, ito sa president nila. Sabi nga niya, parang yung nangyari dati sa HIV trial. Very significant to. So, 15 days, pag placebo ka, pag walang ibigay. Pag remdesivir, 11 days, 4 days, at very significant sa 1,000 plus. Mortality rate, pag walang remdesivir, 11.6%. Ito, 8%. At 22 countries. US, I think, 41 states. At may 21 other countries sa Europe, sa Asia. At ang maganda dito, na-review siya maigi. Meron pang independent data and safety monitoring board. Ibig sabihin, hindi yung mga kasali sa trial ang nagmo-monitor. Meron tagabantay na independent na naghuhuli kung nagdadaya ba yung data, meron bang bias. At nagsabi yung board noong April 27, nakita nila after several weeks, yung mga nabigyan ng remdesivir mas gumagaling. Kaya sabi ng board, tigil na yung trial. Anong isabihin tigil na? Itigil na kasi sobra nang panalo ang remdesivir. Sobra na siyang maganda. Kaya yung, let's say, 500 naka-remdesivir, mas gumagaling. 500 naka-placebo, mas mahabang sakit. Sabi nila,
hindi na ethical, labag na sa konsyensya na ituloy pa yung trial. Kasi panalong-panalo na to. So, lahat na naka-placebo, bibigyan na nila ngayon ng gamot. Sabihin, sure win na. At hindi na haka-haka lang. Okay? Kasi yan ang gusto natin sa science. Dapat mahirap tong sakit, kailangan 100% proven tayo. Diba? Tsaka ngayon, marami na silang papagawa ng gamot na ganito. To. Clear-cut recovery. At itong gamot na to, na-prove na kaya niya i-block yung virus. Ito yung unang gamot na nagpatunay na kaya niya i-block. Ito ang remdesivir. Ito pa yung kalaban natin. Ito yung COVID. Ang COVID pupunta sa cellula natin. Ginagamit niya yung cellula natin. Yung RNA polymerase enzyme natin, ginagamit niya para dumami ng tumami ang COVID. Para magkasakit yung pasyente. Diba? Ito yung enzyme na ginagamit ng COVID para dumami. So, itong enzyme, mahahambing ko para siyang susi. Actually, yan ang isip namin ng mga nag-explain lagi. Parang susi itong enzyme. Pag may enzyme ka na ganito, mabubuksan mo lahat ng pinto, makakadami. Ito yung gamot natin, kulay orange, remdesivir. So, pag itong remdesivir dumikit sa susi, sa enzyme, nangyayari, nag-iiba itsura nitong enzyme, hindi na gumagana. Parang ganito, ito yung susi, di ba? Ito yung enzyme, ginagamit ng virus. Ito yung gamot natin, ito yung remdesivir. Nilalagyan niya ng parang paste itong enzyme eh. So, pag nilagyan ko na maraming pandikit to, kumapal-kapal to, hindi na papasok, hindi na siya gagana. So, 31% effective na itong gamot natin para ma-block yung enzyme at ma-block yung pagdami ng COVID. Pag hindi mas marami ang COVID, mas gagaling ang pasyente. So, to better siya ng 4 days. Maganda po. At marami ng bansa na umu-order nito. Japan, Israel, talagang minamadali nila ang pagbili ng remdesivir. So, yun lang po, pakiusap natin sa gobyerno natin. Proven na eh. Kailangan umu-order na tayo ngayon. Okay? So, kahit hindi tayo makabili, pumila na tayo. Kasi proven na siya, standard of care na siya. Dapat mabilis tayo. Para mauna yung mga Pilipino, pag meron tayong ganitong gamot, lahat ng COVID na sa ospital, bibigyan na talaga nito. Tapos meron pa mga ibang dinadagdag, intayin natin kung ano pa yung mga pangalawa, pangatlong gamot na makakapatay, makakapuksa dito sa COVID. Very good news po. At least meron ng unang gamot na napatunayan na napipigilan yung virus. Kahit 31% better, doon tayo nag-uumpisa eh. Sa pakonti-konti. Kumbaga sa boxing, medyo nasuntok na siya ngayon. Medyo hilo-hilo na yung virus. At ito talaga, napatunayan siya. At hindi natin sasabihin na gawa-gawa lang. So, pakishare po. God bless po. Ingat palagi. Mas maganda pa rin syempre hindi magkasakit sa COVID. Pero kahit papano, parating na po yan yung mga gamot natin. God bless.